Foundation. Let's all give her a warm round of applause. Magandang hapon po ulit sa lahat at salamat po sa pagpunta niya dito sa aming event po para sa launching ng Lina. Naipahagi po sa atin ni Ms. May yung mga SDG o yung Sustainable Development Goals po. Ngayon naman po, hayaan niyo ibahagi sa inyo ang mga programa po ng LINGAP na naka-align sa mga SDG na ito. Isa po sa programa namin ay ang LINGAP Kalusugan. Naka-align sa kanila pong ibinahagi sa atin ni Ate May na SDG 3 o ang Good Health and Well-being. So sa LINGAP Lakbay Kalusugan, ang layunin po ng LINGAP ay makapagbigay ng assistance o tulong sa ating magsasaka sa pagpapahalaga ng kanilang kalusugan. Alam naman po natin na ang kalusugan o ang access sa pag-aalaga ng kalusugan ay isa sa mga challenges na kinakaharapot, lalo na ng mga nasa rural areas. Meron po tayong problema kinakaharap sa access to healthcare. So sa pamamagitan po ng LINGAP Lakbay Kalusugan, nais ng LINGAP na makapaghatid ng libreng serbisyong medikal sa ating mga magsasaka po. May ibabahagi din po kami sa inyo na video sa Lakbay Kalusugan. Opo, si Nurse Marian Maliari ng LINGAP Foundation Incorporated. Muli nagbibigay kami ng libreng serbisyong medikal sa masisipan na magsasaka. Volunteers, medical at non-medical sa pagsasagawa ng proyektong ito dahil kami ay may isang layunin na mas mapabuti pa ang kalusugan ng ating mga magsasaka. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa LINGAP Lead Foundation dahil madami silang natutulungan sa buong Pilipinas. Sila ay naglilibot at hinahanap nila talaga yung mga rural area na talagang kakulang sa mga kalantang kalusugan. This activity, sana po mas marami pang ganitong magaganap na i-sponsoran po ng ating LINGAP Peace Foundation kasi po nakikita po namin yung kasiyahan ng ating mga beneficiaries. It's part of our responsibility that we look forward for the betterment and continuity ng mga farmers natin. So, ito po, we really don't expect na mangyari ito, pero sa panahon na ito, kailangan talaga, lalo na ngayon, maraming sakit na na dumadako sa atin. So, it's really very important for us para sa mga activity na ito. Yun po, so yun ang isa po namin programa, ang LINGAP Lakbay Kalusugan. Tapos meron din po kami tinatawag na LINGAP Angat Pinoy. Ito naman po ay naka-align po sa SDG 4 na nabanggit kanina ni Ate May, ang quality education. Sa Angat Pinoy po, ang LINGAP po ay nagbibigay ng assistance sa mga estudyante po, scholarship grants po. At andito nga po ngayon ang ating mga scholars po mula sa Gawad Kalinga. Maaari po ba kayo tumayo at ayan, palakpakan po natin sila. Meron din po kaming video na kanda para sa Angat Pinoy. I was 3 years old po nung nag-start po kami tumira dito sa GK Village and we've been staying here po for almost 15 years na. Yung papa ko po ay isang gardener, while si mama na po ay isang housewife. When I was a kid, I dream of getting an agriculture-related job dahil mahilig mag-alaga ng halaman yung parents ko, especially po si Papa, kaya nahawag po din ako. Nagbabasa po ako ng mga libro, especially yung mga plant-related ones, para po makatulong sa pag-aaral ko. Ako nga po pala si John Cyril K. Palivino, 18 years old. Kaka-graduate ko lang po ngayong araw mula sa Senior High School sa University of the Philippines Rural High School. Nawala po po yung lead sa aming buhay. Nagkaroon po kami ng struggle po, especially sa pagdating po sa financial state po namin. Pero dumating po yung lead sa aming buhay.
parang malaki po yung naitulong nila sa akin po, pati sa pamilya ko, especially po pagdating sa pag-aaral. I'm John Cherry P. Palivino, and I'm a Lingap Leeds Agri Scholar. Meron din po tayong yung ating Lingap Lions Soccer Club na gusto po natin maturuan ng mga kabataan na maging inclined po into sports at magkaroon din ng immersion sa communities. Ito pong farming communities, yung mga SDG goals para po kanila po natutunan. Nandito din po yung ating mga Lions Soccer Club members. Meron din po tayong inihandang video para dun sa ating soccer. Ang Lingap Leeds Foundation din po ay may programang inihanda para po sa ating kalikasan. Ito po ay tinatawag na Planet CPR, kung saan paunti-unti ay gusto nating sagipin ang ating kalikasan. Ngayon po 2024, mag-launch po din ang Lingap ng mga programa under ng Planet CPR. Isa po dito ay ang Passive Plastic, kung saan nais namin na kumolekta po ng mga plastic bottles na ginagamit natin sa araw-araw. Ang mga plastic bottles na makukolekta ay i-upcycle po ni Lingap para mas maging makabuluhan yung produkto. Magagamit natin to pang gawa po ng upuan, lamesa. Sa gayon, yung mga plastic po na ginamit natin ay hindi lang basta napupunta sa dagat, ilog o nagiging kalat, dagdag problema sa atin. Napapakinabangan po muli. Isa po itong hakbang din para sa sustainability ng ating pong kalikasan. At para naman po sa SDG 8, Decent Work and Economic Growth, meron nga po tayong programa, Harvesting Reverence. Ito yung nabanggit kanina ni Ms. Connie na nais natin magbalik tanaw sa ating mga magsasaka dahil sa kanilang hirap na ginagawa para meron tayong maihain sa ating mga kapagkainan. Ngayon, ito sa Lingap, naisaman namin na magbigay ng assistance sa ating mga magsasaka para makatulong sa kanilang kabuhayan. So namin, iangat natin ang ating mga magsasaka dahil narapat naman na sila ipahalagahan dahil ang pagkain ay basic need at sila ang nagpaprovide nito para sa atin. Yung social enterprise, mamaya mas ipapaliwanag pa natin para po inyo mas maintindihan. Kanina nabanggit po ni Ate Maine, ni Miss Maine, na ang SDG goals ay 17. Sa ngayon po, apat pa lang ang direktang tinatamaan ng impact ng mga programa ni Lingap. Ito nga po yung SDG 3, 4, 8, at 13. Sabi nga po ni Doc, malayo pa, pero malayo na.
At sa tulong at suporta niyo po sa amin, nagagawa namin itong mga programang ito para sa ating mga magsasaka at sa ating mga kapatid pang organisasyon at sektor. Kaya maraming salamat po.